Nagtipon ang mga Adventista sa South Occidental Mindoro 1 District sa year-end praise program na kanilang idinao sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Doon ay masaya nilang pinuri at pinasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan at mga biyayang kaloob buong taon. Ang balitang may pag-asa hatid ni Zypher Don Mediadero. Sa kadakilaan at kabutihan ng Panginoon, ang South Occidental Mindoro 1 District ay nagtipon-tipon upang bigay na kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng isang year-end praise program. Ito ay ginanap ngayong 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Mission Refocus, Be His Witness. Masayang ipinagdiwang ng mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa kanilang mga buhay para sa taong ito. Sa kanilang pagsasama-sama, kitang-kita ang kagalakan na darama ng bawat isa sa paglilingkod sa Diyos. Sa lahat po ng mga pagsubok na dumarating, mga anak, hindi sama-sama, tulong po ng Panginoon ay nabibigyan niya po ng kaligtasan lahat ng problema o financial, lahat po ng pangalan. Yun po ay patuloy sa pagpupuri sa Panginoon na siya po ay nakilala. Patuloy po ang aking sambahayan, ang aking pamilya na nagpupuri po sa ating Panginoon. Mula sa pangungulan ni Pastor Dan Calvin Fecas at sa pakikipagtulungan ng buong distrito na isakatuparan ang makabuluhang gawaing ito. Kaakibat nito, isang napapanahong mensahe ang ibinahagi ng South Central Luzon Conference Ministerial Director na si Pastor Joel Caspe. Kasama si Sister Kristen Caspe, ang South Central Luzon Conference Music and Family Director. Ang praise program na ito ay yearly ginagawa natin upang tayo magkaroon ng sama-samang pagpapasalamat sa buong taon ng pag-iingat ng Panginoon sa mga biyaya, sa buhay, kalakasan na patuloy nating naranasan. Kaya ang praise program ay isang programa ng South Central Luzon Conference na ito'y pinapahalagan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang hamon naman ang iniwan ni Sister Nova Binavides, ang OIC Education Director ng Mindoro Island Mission para sa mga kapatiran ng distrito ng South Occidental Mindoro 1. At sa ating paghayo mga kapatid, sa darating na taong 2024, batid ko na malaki ang hamon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero dahil sa pangako niya, sa biyaya na pinagkaloob niya sa atin, anumang pagsubok, anumang mga sagabal ang ating kakaharapin, alam ko na tayo'y magtatagumpay, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak at pakikisama ng banal na espiritu hanggang sa siya'y dumating sa mga alapaap ng langit. Dalangin ko mga kapatid, magsama-sama tayong gumawa sang-ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Zypher Don Mediadero, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.